So yun mga bro, nandito na naman tayo. Welcome back sa akin channel. Kung bago ka pala sa channel na ito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibagong video na i-release natin or i-upload. So unang-una, gusto ko lang magpasalamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na binigay sa atin para makapag-share tayo ng mga panibagong tutorial. So ngayon mga bro, ang tutorial natin, ang pag-uusapan natin tungkol sa makina. Meron kasi nag-comment, madami. Ang comment nila, paano daw patayin ang engine na hindi nagagamit ng ignition switch or hindi nagagamit dun sa susian? Kasi normally naman, ang sasakyan, pag in-start mo sa ignition, so dun mo rin siya papatayin. So dun sa nag-comment, di ko alam kung anong purpose nila, kung bakit yun ang gusto nilang malaman. Pero alang-alang dun sa nag-comment, mga bro, so gagawa tayo ng tutorial kung paano ba patayin ang engine na hindi nagagamit ng ignition switch. So, para maikli lang yung video natin na ito mga bro. So, wag na natin patagalin. Umpisa na natin. Oh, andito na tayo mga bro. So, ito yung gagamitin natin na makina. Ito po ay Isuzu. Nakita nyo? Isuzu C240. So, pares na sa jeep to. So, ngayon, ito yung pag-uusapan natin. So, paano daw papatayin ng engine na hindi nagagamit ng ignition? So ayan mga bro, so unang-una ito yung ignition switch. So i-start natin. So dito na natin papatayin. So itatry muna natin na ito gumagana. So gagawa lang tayo ng video na kung paano papatayin yung engine na hindi gumagamit sa ignition switch or sa susian. So i-start natin, tingnan natin kung gumagana yung makinang ito. So ayan mga bro, kung nakikita nyo, ayan, nag-i-start yan. Ayan mga bro, so gumagana siya. So normally mga bro, dito naman pinapatayan. Halimbawa, pag gusto mo nang patayin yung makina, so dito rin. Ayan. Ulitin natin. So dito natin i-start. Heater muna. Ayan. So ayun. Gumagana. So papatayin ulit natin. Ayan mga bro. So bale, gumagana siya. Working yung ignition niya. So dito muna tayo. Ayan yung makina mga bro. Yung filter, yung intake, para alam nyo rin yung mga bagay kung saan po pwede nyong galawin kung gusto nyong patayin ang isang makina na hindi gumagamit ng ignition switch. So dun tayo sa fuel injection mga bro. Ayan. Ayan mga bro, ito yung filter, fuel filter. So kung nakikita nyo mga bro, ayan yung itsura, fuel injection. Ayan mga bro, kaso hindi kita. Ayan, hanapin nyo lang yung location ng fuel injection sa makina mga bro. At dyan, mayroon yung supply na 12 volts. So hahanapin nyo yung wire na yon. Ayan. So ito yung wire na yung, ito yung wire na sinasabi ko mga bro. So in-splice ko na lang kasi nasira yung socket nya. Kaya ang ginawa ko, so nag-splice ako ng panibago. Diretso yan dun. Ayan. So dito lumabas yan. Ito lumabas yan. So pag inon nyo mga bro yung ignition, pag in-start nyo, so nagkakaroon ng supply to, 12 volts positive. So ang mangyayari dito mga bro, ito pag once naputol yung wire na yan, yung supply ng fuel injection, pag putol yan, kahit anong gawin nyo sa makina nyo, so hindi tatakbo yan at hindi mag-i-start yan. So isa ito sa mga pwede nyong pwede nyong gawin kung gusto nyong patayin yung makina na hindi gumagamit ng susi. So pag once na naputol to, halimbawa tumatakbo kayo, so naputol yung wires na to, yung supply ng fuel injection, tandaan nyo mga bro, yung supply na positive sa fuel injection, ayan, pag naputol yan, tsak, mamamatay yung makina nyo. So para naman ano, tingnan natin. So i-try natin, baka hindi naman totoo eh. Ayan. Ayan mga bro. So i-try natin. Try natin patakbuhin. Try natin i-start. Yeah, kung nakita nyo mga bro, so umi-start siya, 'di ba? Ayan. So try natin i-disconnect yung wires. Ayan. Try natin i-disconnect. Ayan. So patay. Kung nakita nyo, patay. So ayan mga bro, i-try natin i-start kung hindi nakakonect tong wires na to, kung ano mangyayari. Malulobat na niya ang battery nyo, hindi nyo mapapa-start yan. Kaya mga bro, o, diba?
walang mangyayari dyan. So hindi mag-i-start yan kasi walang supply yung fuel injection mo. So hindi mag-i-start yan. So ganyan lang. Unless ikabit nyo to, i-splice nyo. So ito mga bro pala, pag once na sinusiyan nyo yung ignition, so nagkakaroon ng supply to, 12 volts. So i-try ulit natin mga bro. I-try ulit natin yung patakbuhin. So i-start. So ayan. So may start siya, gumagana siya. So i-try natin. So try natin i-disconnect. So ayun mga bro, kung nakita nyo, namamatay talaga siya. So isa ito sa mga pwede nyong gawin kung gusto nyong patayin yung makina na hindi kayo nagagamit ng ignition. So mayroon na tayong isa. So mayroon pang isa mga bro. So ang isa pang pwede nyong gawin, ito kung nakikita nyo yung air filter, ayan, so yung manifold nya, so meron siyang intake. Ang mangyayari nyan mga bro, pag once na tinakpan nyo tong intake, so walang nakakapasok na hangin, check rin, mamamatay yung makina nyo. So subukan naman natin mga bro. Ayan, so ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung exhaust sa labas, sa ilalim, ayan, papunta Tambucho, dire-diretso na yan. Ito yung intake. So pag once na sinabi ko sa inyo, pag once na tinakpan nyo to, mamamatay din yung makina. So try natin. Buksan na natin muna mga bro, kasi naka ano yan eh, para diretso na. Yan. So pero bro, mga bro, bago nyo gawin yan, wag nyong kakamayin kasi baka higupin kayo ng hangin kasi may pressure ng hangin yan papasok, makapasok yung daliri nyo. Mahirap na kasi puro langis na yan eh. So kumuha kayo ng kahit gloves or carton. Ayan, so kumuha ako ng isang bagay dito, pantakip, para hindi kayo baka masugatan kayo eh. So yun mga bro, i-start ulit natin. Ayan, kung nakita nyo, nag-i-start siya. So subukan natin takpan to yung intake niya kung mamamatay. So ayun, patay. Mamamatay ang engine kung barado or walang hangin na pumapasok sa intake nyo. So isa na naman yun mga bro. So ulitin natin. So ayan, tumatakbo. I-start mga bro. So patayin ulit natin, takpan natin yung intake niya. So ayun, patay. So ayun mga bro, sana meron kayong natutunan sa video na ito. At mayroon pang isa mga bro, yung exhaust nya. Pag once na tinakpan nyo yung exhaust, mamamatay din siya. Kaso hindi na natin natatry kasi mainit na to eh. Kasi ginagamit yung unit na ito kanina. So mainit na mainit yung makina nya. Ayan, napakainit. So hindi na natin itatry. Pero itong mga bro, exhaust nya, pag tinakpan nyo rin yan, tsak, mamamatay din yung makina. Yung intake, pag tinakpan nyo, mamamatay ang makina. At yung supply doon sa may fuel injection, pag naputol yon, tsak, mamamatay din ang makina. So kahit hindi nyo patayin dito, mamamatay ang makina mga bro. So isa kaya nga mga bro, isa sa mga dahilan kung ba't halimbawa ayaw mag-start ng ano nyo, ng sasakyan. So i-check nyo muna, isa sa mga troubleshoot nyo yung supply ng fuel injection. Na pag once walang supply yon, kahit malulobat pa yung starter nyo, so hindi nyo mapapa-start yan. So ganun lang mga bro, yung pagpapatay ng engine or ng makina na hindi kayo nagagamit ng ignition switch. So sana mga bro, mayroon kayong natutunan. At kung mayroon kayong gusto pang malaman, huwag nyong kalimutan ni comment sa baba. At kung may oras tayo, sasagutin natin yan at gagawa natin ng video yan. So muli, salamat sa panonood mga bro.